Ito po ang nababa po natin to para safe po tayo. Ito po ang linya po ng tugang switch. So ito po, naka-ano na po siya, naka-design na po siya. Higpitan lang po natin para makita nyo po ang tamang splicing ng tugang switch. Okay. So, ito po. Ito po ay dalawang ilaw ang sinasabing tugang switch. So, ang B, diretso po rito sa switch na mayroon po tayong B connection sa switch. Ito po. Ayan na po ang B switch para po dito. Ang A po, meron po tayong A na wires nakatusok po sa ating switch. So ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ang tugang switch, kailangan po, ang wire po natin ay tatlo. A, B at saka line 2. Ito po ang tamang splicing po ng tugang switch. So ito po ay ilaw po ng dalawang ilaw sa tugang switch. So ayan na po. Ito na po ang dulo po ng ating ilaw. May tagging po tayo, line 2. Return A, return B. So, meron po tayo ritong dalawang line, dalawang linya na line 1 at line 2. Dito po sila kukuha ng supply papunta po sa ilaw. So, ito po yung ating switch. Ito na po ang tugang switch para po sa dalawang ilaw. Ayan na po. So, ikukunik po natin ng return B. Sa return B, ito po, tingnan nyo po. Para po magkaroon kayo ng idea kung paano po mag-splicing ng tugang switch. Ayan na po. Okay. Kukunik po natin siya. Yung B, kukunik po natin sa B sa switch. Ito po. B. B. Ngayon, ang isa po natin ay A. Ito po, ang A. So, ito po ang linya po ng A. Kukunik po natin sa linya po ng A. Papunta po ng switch. Ayan na po. Mga bossing, ito na po. Live po tayo. At ipakikita, pinakikita ko po sa inyo kung paano po mag-splice ng tugang switch, tugang lights. Ayan na po. Ang line 2 po natin, ito po ang supply natin. Galing po sa breaker. Ang line 2 po, ikukunik po natin sa line 2. Okay? Ayan na po, mga bossing. Live na live po tayo ngayon. Ito po at pinakikita ko sa inyo ang tamang splicing po ng tugang switch. At ang line 1 po natin, kukunik po natin sa switch. Galing po ng breaker ito, supply, ikukunik po natin ang line 1 sa line 2 ng ating switch. So, gagamit po tayo ng jumper para po masupplyan po yung kabilang ilaw. So, ayan na po ang ating splicing ng ating tugang switch. Lalagyan po natin ng tape. Always remember, lagi po tayong safe. Maglagay po tayo ng electrical tape para po tayo ay safe na safe at wala po tayo magkakaroon na problema sa ating hanap buhay. Ito po, ilalagyan ko lang po ng tape para po makita nyo na ang tamang splicing po ng lightings na nakaano sa tugang. Ayan na po, mga bossing. Ito po, ilalagyan ko po ng tape para po tayo ay safe. Ngayon po, para po sa mga baguhan, always remember po ha, ang line 2, ikukunik nyo po sa line 2. Papunta po ng ilaw yan. Ngayon po, pag galing naman po ng switch, kukunik po natin ng line 1. Dito po galing sa switch. Ayan na po, ang line 1. Papunta po ng switch yan. Ngayon, napakasimple lang po ito. Importante po ito para sa mga baguhan. Okay. Ito na po. Tapos na po ang ating tugang switch, tugang bulb. Ito po. I-on po natin.
Ayan, ako po. Ayan na po. Umilaw na po. Oh. Isa po natin ilaw. Ang A. Ang B. Ayan po. Umilaw na po. So, ito pong ilaw na to ay para po, itong ilaw na dalawa ay para po sa tugang switch. Ito po ang tinatawag na tugang switch. Ang ibig sabihin po niyan, tugang switch, dalawa pong ilaw ang magagamit sa tugang switch. Ngayon po, ang wire po natin dito sa tugang switch, automatic po yan, tatlo. Dahil A, line 2, A, tsaka B. Papunta na po ito sa switch. So, ayan na po. Umilaw na po. Papatay po natin. Ito po ang A. Ito po ang B. Okay po. Malinaw po, mga bossing. So, ang itatry naman natin ngayon. Oh, ito po guys. Iyan ako pa rin po ito. Ilalagay po natin sa box. Ang ating switch. Lahat po, importante po, mga bossing, importante po ang tagging. Dahil dyan po tayo kukuha ng tamang direksyon. Dahil kung wala po tayong tagging, maliligaw po tayo. Kakaroon po tayo ng problema. Baka mamali po ang ating splicing. Baka po pumutok yan. Siyempre, pag mali ang splicing, shortage. So, kailangan po, tama po ang ating splicing. Dahil hindi po tayo maliligaw. Tama po lahat ang ginagawa natin. Wala po tayo magiging problema. Kasi alam nyo naman po ang kuryente. Sunog po ang hahatid sa atin yan. Kapagka mali-mali, puputok po ang ating breaker. Kapagka hindi po nakaya ng power na yung shortage, puputok po yan. So magkakaroon po tayo ng aberya. Karo po tayo ng sunog. Importante po yan mga bossing. Ayan po ay number 1 po na inano po ng ating electrical code. O, lagi po tayong nasa tama. Color coding. Eh, dito po sa atin, hindi na po tayo gagamit ang color coding. Gawa lang, ito po ay tutorial lamang po. So, importante po mga bossing. Ito po ay para po sa mga bagito. Tugang switch. Sa tugang naman, papatayin po natin ang B. Ay, papatayin po natin ang A. Papatayin po natin ang B. A. Okay?